Hello guys, welcome back to my channel. This is Shina Marie Metrillo and meron naman po tayong bagong video at ito nga yung tungkol dun sa paggawa ng salabat, may honey na may garlic, okay? So, mabilis lang namin yung ginawa guys kasi matutulog na kami noon. So, ibibigay ko lang sa inyo. And shout out nga pala kay Ariel Rivera, meron din po siyang YouTube channel. Siya yung nagturo sa akin kasi nung last week parang sumakit yung lalamunan ko. Tapos sabi niya sa akin, magbabad ka lang ate ng bawang. Tapos kagatin mo lang yun, tapos pabayaan mo lang yung sa bibig mo, yung katas lunukin mo lang. And alam niyo, kinabukasan, nawala siya agad. So, yun yung ginawa ko. Tapos, mag-gargle lang kayo ng warm water na may asin 4 times or every 2 hours per day. Tapos, inom lang kayo nung salabat na sinasabi ko nga 8 glasses or kaya kahit 4 glasses lang a day. And, yun na. Meron pang honey na may garlic. So, yun lang yung mga ginagawa namin guys para hindi magkasakit kasi mahirap magkasakit, may bata kami, may matanda kami dito, hindi pwede talaga magkasakit. So panoodin niyo to. Hello guys, magawa ko ngayon ng honey or pulot na may bawang. Nagtrap ako ng madaming bawang kasi sabi nila mas pampalakas daw yun ang immune system, so ginawa ko na lang kasi nga diba ang hirap lumabas ngayon. Dito lang naman sa kusina yung mga kailangan. Kaya, ayan, ginawa ko na lang ito. Ito ko ilalagay. Ito ay pinaglagyan na rin ng honey. Nakita ko lang ito sa YouTube. Pero may isang YouTuber din ako nakita na ganito. Ito yung isa na buo pa. Ang nagawa ko is dalawang bote. Yan, ito siya. Yan, saka ito. Dapat yung bawang nyo mas kakaunti sa honey. So, yan. Ito. Ito pwede ko pandagdagan ng honey. Tapos ito okay na sa akin to. Ayan. So, yun guys. Kung gusto nyo talagang gumawa ng paraan para tumaas din yung immune system nyo, gumawa kayo ng paraan kahit na sa maliit na paraan. Nandito lang naman sa kusina nyo yung mga kailangan nyo. Sayang naman, diba? Ayan, mapapakinabangan nyo yan. At ang daming benefits talaga ng honey at saka ng bawang. So, kapag pinagsama nyo yun, grabe. So, diba? Malaking tulong to para sa inyo. Yan. Para hindi kayo bibili ng bibili. So, kapag mag-grocery kayo, bumili na kayo ng honey at saka ng bawang para hindi na kayo pumunta pa ng pharmacy. At saka nga pala, buburuhin nyo to ha for 1 to 2 weeks. Saka nyo siya ititake. Pero, kung gusto niya naman siya ititake, pero mas effective siya talaga pag 1 to 2 weeks na. Kasi, yung bawang, nakuha na niya yung nutrients sa isa't isa. Basta 1 to 2 weeks nyo siya iinumin. Yun, 2 tablespoons per day. Masama din naman ng sobra, kaya 2 tablespoons lang per day. Tapos ngayon naman guys, gagawa tayo ng salabat. So yung salabat, nilalaklak ko talaga siya na parang tubig. Kasi natuto ko ngayon na mas maganda kasi ito. Noon, hindi ko siya pinapansin eh. Ngayon, nilalaklak ko talaga siya na parang tubig. So gumagawa kami everyday. Siguro tayo yung gumagawa, pero ako lang yung umiinom. Pero nitong lately, sabi ko sa kanya, uminom na rin siya. Kasi para naman sa amin to, 'di ba? Para hindi siya magkasakit, alam naman ako lang yung ligtas, 'di ba? Kailangan lahat kami dito sa bahay. So yung matanda ko, pinaiinom ko na rin siya kapag na aano ko siyang umuubo. Ako mas kailangan ko kasi mahina yung resistensya ko. So kailangan ko 'to. Ayan, tapos umiinom na rin ako ng tubig na mainit kada araw-araw. Balatan ko na yung luya, so hihiwain ko na siya ngayon. So
So, ang tubig kong ginamit, 3 litro. So, ito yung mga inalagay. Madami na rin yan. So, lasang-lasa. Mas gusto ko yung lasang-lasa ko yung luya pag iniinom ko. Kapag kumulo na yung tubig, saka nyo lang ilalagay yung luya. Hello guys, ako muna magtutuloy ng ating vlog kasi nagising na namin bulili. Ito na. Kumukulo na ang tubig. At ating ilalagay na ang luya. Mag-antay na lang tayo ng 20 minutes. Pan muna ulit natin. So guys, ito. Update lang tayo sa ating nilulutong salabat. Yan. Medyo nag-yellowish na siya. Ibig sabihin, malapit na tayo dun sa hinahanap natin kulay. Yung medyo madilaw pa na konti. Back to the salabat. Almost 20 minutes na mga kaibigan. Kung makikita nyo, pati ang ating luya ay naging dilaw na. Ibig sabihin, luto na siya. At nagkumbay na yung juice ng luya sa tubig. Kaya, eto na. Yellowish na ang ating tubig. Ito na yung ating finished product. Yes. Yan ang salabat. Lashina Marie. Okay. Patayin na natin. Takloban. At hayaan mo nang lumamig. So yun guys, napanood nyo naman kung paano gumawa ng salabat at saka honey na may garlic. Maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Sana nabasa nyo yung mga benefits ng salabat at saka honey na may garlic. Kasi talagang gagaling kayo guys kung ano man yung nararamdaman nyo. Iwas talaga sa sakit na kumakalat ngayon. Please like, comment, at subscribe na rin sa aming YouTube channel, Shina Marie Metrillo. And sana mag-iingat kayo palagi guys. Please share din if you want para sa mga kamag-anak nyo yung video na to. Maraming maraming salamat guys and mag-ingat kayo lagi. God bless. Bye!